Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Minsan po, sa San Giovanni Rotondo, meron pong bumisita kay Padre Pio na na-aksidente pong matanda na sagasaan. Naapektuhan po yung paglakad niya. Yung dalawang kanyang legs ay nabali. Umunta po siya doon para magpa-bless kay Padre Pio ng buhay po si Padre Pio para ma-heal din ng kanyang kapansanan na yon. Nung dumating siya doon, kinausap siya ni Padre Pio, pinio-over siya, pero sabi sa kanya, may kulang, makipagkasundo ka muna kasi may kaaway ka. Mangumpisal ka muna kasi may sama na loob ka. Meron ko pang hindi napapatawad. Sa madalit salita, umalis yung matanda, umanap ng ibang pare para magkumpisal. Tinanggal ang kanya sama na loob, pinatawad na niya. Bumalik siya kay Padre Pio. Pinoy over niya Padre Pio at tinulungan tumayo at nakalakad. Nagmilagro. Ano po yung ibig sabihin nun at connection nun sa Ebanghelyo natin? Dito po sa Ebanghelyo naman, yung mga Pariseo, kinutya ang mga apostol, mga disipulo ni Kristo na kumakain ng Sabat o Sabado na kailangan nagsasakripisyo kasi gutom eh. Sabi ng Panginoon, ang araw ng pamamahinga o Sabado ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ibig sabihin, dapat ang lahat ng ginagawa sana natin ay dahil kay Kristo, hindi dahil sa sarili. Kasi mayroong mga tao na nagka-fasting para makakuha ng pabor sa Diyos. So yung atensyon nila, wala sa Diyos na sa pabor. Di ba? Kapag inibinigay, nagtatampo na sa Diyos, hindi na magsisimba. Ay mali yun. Para tayong mga Pariseo kapag ganun. May mga kondisyon. Lord, kapag binigay mo sa akin to, every Sunday talagang magsisimba ako, magbibigay ako, maraming pera sa simbahan. Pero kung hindi, hindi na ako magsisimba. O sinong pinaka-focus mo? Hindi ang Diyos. Sarili mo, yung gusto mo lang, hindi ang gusto ng Diyos. Hindi pwede yun. Hindi kayo mai-heal kapag ganun ang ating ugali. Imposible. Yan ang tawag na selfishness. Makasarili. Kaya sabi ng Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. I want mercy, not sacrifice. Mas higit ang mercy, ang awa, kaysa sacrifice eh. Kasi yung sakripisyo, pwedeng iba-ibang intention, bakit ka nagsasacrifice, para saan yan? Para sa Diyos o para sa ibang tao o sa sayo? Pero kapag awa, galing palagi yan sa Diyos. Mercy comes from God. Kung isipin natin, kung tayo ay humingi na pabor sa Diyos, tanong natin, tayo ba ay nagpapatawad sa kapwa natin o hindi? Tayo ba ay magaling magkalimot ng mga nanakit sa atin, yung mga nagkasala sa atin? Baka may mga sama na loob pa kayo hanggang ngayon sa mga taong nakasakit sa inyo, pinatawad niyo na ba? Lalo na yung mga may utang sa inyo hindi nagbabayad, pinapatawad niyo ba sila? Alam niyo, yan ang tunay na nanampalataya. Ang puso ay malinis, malapit sa Diyos. Hindi sa sarili, kundi sa Panginoon. Nakafocus tayo kay Jesucristo palagi. Kapag ganyan po ang ating magiging ugali, magkakatotoo sa atin yung sinasabi ni Padre Pio, Lord, my past to your mercy, my present to your love, my future to your providence. God will take care of everything that you have and that you are. Hindi kayo kakalimutan ng Diyos. Kailangan lamang mabuhay tayo sa tunay na pananampalataya na nagbibigay ng awa sa kapwa-tao. Higit sa lahat sa mga taong nakakasakit sa atin. Sa huli po,
Tingnan natin po ang isang pangyayari sa buhay ni Santo Padre Pio na naganap sa kanya. Nung si Padre Pio po ay seminarista pa lamang, marami na siyang sakit. Meron siyang asthma, meron siyang stomach problem, marami po siyang health problems. At pahinto-hinto ang pag-aaral niya dahil doon. Nung siya po ay lumubha ang kanyang sakit, na pating thermometer pumuputok, hindi kayang ma-measure yung kanyang temperature, kung kaya't ang doktor gumamit ng thermometer na pangkabayo, no? Nakita nila yung temperature, umabot po ng almost 50 degrees centigrade. Nagulat yung doktor, dapat patay na to eh. He was already graduating sa theology. Kaya sabi ng superior, ipa-ordain na natin, baka mamatay. So minadali, inordinahan siya 1 year before nung dapat na time in advance. Naordinahan po siya. That was August 10, 1910 sa Benevento, Italy. Pagkatapos ng ordination, nawala biglang sakit. Sabi ng mga kabrad niya, kabaro niya, naku, niloko tayo nito ah. Inunahan tayo sa ordination, baka nagkunyaring may sakit. Pagmula noon, nakatanggap na si Padre Pio ng iba-ibang criticism, persecution mula sa iba-ibang sektor. Lalo na inatanggap niya yung mga sugat ni Kristo sa kanyang mga palad, yung stigmata. Nagkaroon siya ng tinatawag na spiritual darkness. Nawala yung konsolasyon habang siya ay nagdarasal na dati meron. Tinanggal ng Panginoon lahat ng consolations in prayer for 50 years. Wala siyang ma-feel sa prayer niya. Ginawa siyang biktima ng Panginoon para sa mga makasalanan. At nakapagsabi si Padre Pio, dahil sa kanyang experience of suffering, na convert sa mercy, sabi niya, "The greatest mercy is snatching souls away from Satan and giving them back to Jesus Christ." Yun daw pinakamatinding pagkakawang gawa sa lahat. Iligtas mo ang mga kaluluwa kay Satanas at ibalik sila kay Kristo. Yun ang reason kung bakit po si Padre Pio nagpapakumpisal siya magmula 16 hanggang 18 hours a day. Halos hindi na kumakain. At nakakapag-rosary siya ng almost 100 rosaries a day. Halos wala ng tulog. Grabe, no? Ang hirap gawin nun. Hindi ko kaya yun. Bakit? Because he was merciful. Gusto niyang mapatawad ang mga makasalanan, mabalik sa Panginoon, at makipagsundo sa Diyos. Pero dapat tayo ganun din, mga kapatid. Kung nandito ka ngayon, kayo ngayon sa National Shrine of Santo Padre Pio, yun po dapat ang matutunan natin galing sa buhay ni Padre Pio, maging maawain po, mapagpatawad sa kapwa natin.